So, Kuya Norris dyan is in the house. Right. So, meron tayong katanungan sa kanya kasi kilala natin siya bilang isa sa mga magaling na magbigay ng inspirational message. So, kung isa ka sa mga nanonood nito, and isa ka sa mga tinatapit ng tanong ko sa kanya, makinig ka and sana is ma-adopt mo ano yung sasabihin niya. Alright? And Kuya Norris, so alam naman natin na maraming nawala ng work. So ano yung mga best advice mo sa kanila and motivation things na pwede mong i-share para sa kanila? Alright? Sige. For my opinion, nawala ng trabaho. Siguro kailangan mag-isip sila at maghanap sila, magdumiskarte sila ng ibang bagay na pwede nila pagkakitaan, hindi pwedeng nakaupo ka lang sa bahay or wala kang gagawin. Siguro pwedeng talagang diskarte talaga ngayon, talagang pipigay mo yung utak mo, diskarte mo, kailangan mong kumilos, galaw ka ng galaw, time management, importante yan, hindi na kagaya dati na madali-madali. Kung pwedeng gumawa ka ng maliit na negosyo or mag-deliver ng pagkain kasi halos lahat na nagdi-deliver, and ngayon nga pandemic, bawal din na masyadong labas na labas, pwede rin kayo sa bahay gumawa ng for me as a influencer, pwede ka mag-stream, pwede ka magtinda by online, and then kung talaga nahihirapan pa kayo, walang budget, pwede kayong humingi pa ng maraming advice sa mga mas nakakatanda or mag-ipon, and kahit maliit na bagay, pwede nyo itinda, gawin nyo. Magbasa rin kayo ng mga maraming alam nyo yun, yung mga maangat na mga tao like Steve Jobs, yung mga binabasa ko sometimes sa mga libro. At kung meron kayo nahanap na trabaho na ino-offer sa inyo, i-grab nyo na po yun. Huwag na kayo maghangad pa na mas malaking siguro sweldo ngayong panahon. Basta kayod lang na kayod. Then, habang kumakayod kayo, tease-tease kayo, lalo na rin yung pagkain at yung kuryente, dapat marunong rin tayo magtipid. Tapos, pag meron na kayong puhunan, mag-umpisa nyo na magnegosyo paunti-unti. Siguro yun ang naisip ko, at mag-travel kayo pag meron kayong time to learn more. Kasi mas nakakatulong yan pag lumabas po kayo. Pero syempre, kailangan mag-wear ng mask. And manalangin kayo. Huwag nyo kalimutan manalangin dahil yan ang tutulong sa inyo. And sa mga bata dyan, andyan ang magulang nyo, makinig kayo, sumunod kayo, mag-aaral kayo. Para balang araw hindi kayo ganun mahihirapan. Meron kayong paroroonan. No? Pag may tiyaga, may nilaga. And always put your feet on the ground. Magpasaya ng tao. And mag-ingat kayo lagi. Ayan. Love you, mga bros. Ano yung message mo sa mga aspiring moto vloggers? Pero parang hindi naman, kulang sila sa equipments to, okay. Like wala sila action. Ayan, mas bago yung natanong mo. Sa mga aspiring moto vloggers na medyo nahihirapan bumili ng mga gamit like camera, GoPro, kung anong merong gadget na meron kayo like cellphone, alam naman natin lahat kahit papaano, sa 10 tao, kahit papaano mga 4 meron yan, di ba? Kahit anong gadget na meron hawak kayo like phone, basta may video, pwede nyo nang gamitin. And then may headset kayo, pwede nyo rin gamitin yun pang mic. Marami na ako nakilalang mga kaibigan and mga followers natin na yun ang ginagawa nila. And then, nilalagay nila minsan yung cellphone nila dito sa helmet talaga. Nagulat rin ako, may nakita ako. And then, kung low budget lang po, meron din yung mas maliliit na mga camera na kahit ba hindi ganun kaganda yung quality, as long as na may video, kaya nyo po yan. And then, hindi na kailangan bumili ng gamit. Importante, meron na kayong mount chain, tapos camera, ready na yan. Tapos mag-edit kayo sa cellphone, hindi rin kailangan yung mga computer, laptop.
Ayan, umpisahan nyo, then time will come na kaya nyo nabilihin yung mga gusto nyong bilihin. No, umpisahan natin sa umpisa. Paano nyo umpisahan to kung ang dami nyong iniisip? Magagawa nyo to ngayon, basta kumilos na kayo. So ayan, Kuya Norris, paano ka nag-start and paano ka na-inspire? And yung bago mo ma-reach yun, kung nasan ka man ngayon, ano yung mga struggles na experiences mo? Ako nung una nag-umpisa, siguro sa'yo ko lang sasabihin sa video mo, nag-start din ako sa common people din na nanonood ng YouTube, mahilig tayo sa YouTube, and then minsan nasa kwarto ako, tapos sabi ko sa sarili ko na gusto kong maging NBA player. Paano maging NBA player? Yun ang ibig sabihin. Masaya sila sa ginagawa nila at the same time kumikita sila at napapasaya nila yung mga tao. At alam nyo, nag-enjoy sila kung anong ginagawa nila. So sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging ganun. So search ako ng search and sometimes nagbabasa. Tapos nakikinig ako sa mga inspirational words, mga songs, mga ganun. Hanggang sa biglang meron ako napapanood ng video. Like yun, sabihin ko po si Logan Paul and Kong TV. Yan yung isa sa mga idol ko, Casey Neistat. Ayan, so nakita ko yung parang ugali ko na may kalog, masaya sa ginagawa, parang hindi plastic. Naipapakita nila yung pinaka ugali nila. And ayun, kumikita at nagpapasaya sila. So sabi ko, why not I try? Then sobrang kinakabahan ako dun. And bago ko sinimulan lahat, nagtayo ako ng team. Kasi nga, hindi po ako marunong mag-edit. Yun ang totoohin ko. Pero nag-aaral na ako ngayon. Pero yun, after noon, ang daming mga struggle, maraming editor na pumunta, ang dami rin nag-quit. As may, pag ganun-ganun eh. Tapos, pupunta ako sa malayong lugar para makita ko yung edit. Sobrang biyahe rin noon. Kailangan ko silang ka-meet for meeting. Ganyan. Pero hindi ako sumuko tuloy-tuloy. Basta magagawa ko ng 5 videos sa umpisa. Pag nagawa ko yung 5 videos, sabi sa akin, okay na yan. Pero after 5 na yan, sabi ko, hindi pa to tapos, kailangan upload pa ako na upload. And then after mga siguro 20 videos, bro, nakaramdaman ko na masaya ako. So in-start ko na, hindi na kominto. Ayan, and na-inspire ako syempre sa sarili ko. And meron kasi akong daughter na isang dahilan din kaya ako nag-start. Kasi gusto ko sumikat in the future para pag siya nag-vlog, mahata ko na mas mabilis yung anak ko. Pinaka-downfall mo yung nag-vlog ka niya. For example, parang umabot ba sa point na tinatamad ka na? Umabot ba sa point na para sa pabot yung ginagawa? Umabot na yan? Okay, sasagutin. Sa totoo lang, yes, naramdaman ko yun. Dumating yung point na ayoko na, na susuko ko. Pero biglang pumasok sa isip ko, pag ako huminto, ano yung dahilan ko, ano yung mga plans ko, ano yung sinasabi ko sa sarili ko, gusto kong ma-reach yung goal ko. Kaya that time na yon, sabi ko, hindi ako susuko. Pero naisip ko rin na huminto dahil nga hindi ko alam yung content, nahihiya ako mag-vlog, and hindi na gumagalaw yung subscriber ko. Dumating yung point na yon. Pero nilabanan ko. Yun yung malaking isa sa obstacle na dumating sa akin. Yun nga, walang ibang magpapahinto sa dream ko kundi sarili ko lang. Kaya lalabanan ko sarili ko. Ako lang kalaban sa sarili ko. Ayan, labanan ko lang. And so, what's up mga kapobeo? Yun. So, kanina na, narinig nyo naman yung sinabi ni Ken Norris dyan. So, apply nyo na lang and kung may natutunan kayo, sana namnamin nyo ko ano yung sinabi niya, isipin nyo lagi na lagi kayo magdadasal and humingi ng pagtulong sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, alright? So guys, huwag niyong papabayaan yung sarili nyo, stay safe at stay at home, alright? So andito tayo ngayon sa basta sa Tagaytay, sinama lang tayo nila Kuya Norris dyan at Kuya Jowo para syempre i-tour and syempre partner kami ng Brogam, alright? Thank you guys. So ayan, Shinobi Rider. Parating. Subscribe! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag na huwag mong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. So guys, dito ko na tatapusin itong video. And stay blessed and stay happy. Alright? Alright!